Bukod sa isyu ng double death squad, siniwalab din ang dating polis na si Arturo Las Cañas ang umano'y planong pagpatay kay Senador Antonio Trillanes IV, nakilalang kritiko ni Pangulong Duterte. Pero hindi naman daw niya narinig mismo kay Pangulong Duterte ang utos na yon. Tinutukan niya ni Rafi Tima. Sa dami ng tanong at pagdedepensa, hindi na raw naisiwalat noong Lunes ni retired SPO 3 Arturo Las Cañas ang banta sa buhay ni Senador Antonio Trillanes IV. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Las Cañas, nilapitan siya ni SPO 4 Sunny Buenaventura Hunyo noong nakaraang taon para sabihing galit na galit si noong President-elect Rodrigo Duterte sa pagsisiwalat ni Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang umano'y secret bank account. Ang sabi niya, galit masyado si Mayor kay Senador. Gikat up ko siya kasi alam ko naman yung ending ng story na ipapatay. Sinabi ko sa kanya na kung ambusin yan o sniper, baka magkaroon ng malaking problema si Mayor kasi hindi pa siya nakatake out. At walang ibang pagdudahan, siya. Question daw mismo ni Las Cañas, banggain ang sasakyan ng senador at pagmukhay nitong aksidente. Aminado ang retiradong pulis, hindi naman niya narinig na galing mismo sa Pangulo ang utos. Pero may experience sa tagal na, halos naman ang boses ni Sunny, parang boses na rin ni Mayor. Batid naman daw ni Las Cañas, marami ang nagdududa sa kanyang mga isinuwalat dahil sa pagbaliktad niya sa mga nauna niyang testimonya sa Senado. Kaya ayaw man siyang paniwalaan, mas maganda raw kung imbestigahan ang kanyang mga isinuwalat para malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo. Self-serving naman kung sabihin ko na paniwalaan ako. More inquiry. Para lalabas ang buong katotohanan sa mga sinasabi ko. Kasi alam ko may mga lalabas susunod sa akin. Ayon kay Las Cañas, dahil sa kanyang paglantad, tila lumakas na ang loob ng ilang may nalalaman din sa tinaguriang Davao Death Squad. Dalawa rito o tatlo mga dating kasamahan ni Edgar na trustee din namin. Tsaka mayroong isang polis na nag-indicate na rin. Taliwas sa mga paratang, wala naman daw siyang balak pabagsakin ng Administrasyong Duterte. Naging mabuti raw sa kanya noon ang Pangulo at malaking naitulong nito para madugtungan ang kanyang buhay. Kung matigil yung batayan, okay lang sa iyo naman natili pa sa pwesto si Pangulong Duterte? Mas maganda sana kasi yung sa kanya, kung totoo yung anti-corruption niya, kung totoo yung gusto niya mabago ang buhay ng lahat ng Pilipino, mas maganda kung walang patayan. Bagamat alam niya nanganganib na ngayon ang kanyang buhay, wala raw balak si Las Cañas na tumakas. Dahil sa pagsasabi ng totoo, expected ko ito. Hindi kayo magtatago? Hindi. Hindi. Pag may warrant of arrest kayo, lalantad kayo? Susoko ako. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. Dati na itinanggi ng Malacanang ang alegasyon na gustong ipapatay ng Pangulo si Senador Trillanes.